it's done. Sobrang surprising na natapos tong issue na to between the Helldiver community, Arrowhead, and Sony in roughly 4 days. Supposedly, meron pa akong dalawang updates after nung last video. Kaso natapos agad. Pero, I'm very surprised na dun sa chicken run nila. For those who don't know how a chicken run works, dalawang kotse, salubong sila, dire-diretso, ang unang lumiko sa intalo. So, unang kumurap ang Sony, which I think a lot of people were not expecting. Truth be told, I think yung general consensus ng community by May 5, it was not very good. Mukhang ano, medyo resigned na to the fact na baka wala magbago at may implement yung red. Pero yeah, with that whole happy ending thing with how it happened, siguro let's run through kung ano yung pusang galang crazy 4 days na nangyari kay Arrowhead, kay Sony, tsaka sa Helldiver. So, May 3, they released this yung account linking update. So, I think alam na naman lang lahat, pero just to recap, the account linking update just informs yung mga Helldiver players na should you play on PC by May 6, kailangan nagsastart na kayong mag-link ng PSN account nyo with your Steam. So you either, if you already have it, you link it. Kung hindi, mag-create kayo ng ano, mag-create na kayo ng parang PSN account nyo, which is yung lumalabas na ano, parang information on it, it was very very easy to do. So doon nag-start yung problem. Nag-tweak na si Killstead Knight. Kung gusto niyo ng additional information, check niyo yung FAQ, support FAQ ng PSN, which they found na during that time, ang nakasulat pa is linking of your PSN to play PlayStation games on PC is optional. Tapos nag-chime in si Pirate Software, sabi niya, this is not going to happen. I'm not doing this. I will refund and change my review. Tapos dun niya inelaborate na kung bakit ayaw niya, kasi 118 countries are unsupported by PSN. So kung wala ka dun sa mga countries na yon, hindi ka makagawa ng PSN. And if you bought the game, you're technically locked out na. Marami nagsasabi na marami naman, ever since naman ganyan na, lalo na dito sa Pinas. Ako rin naman, nung may PS4 ako, yung account ko I think was US that time. Pero what, ano eh, parang yung ano, yung absence of the evidence na ini-implement nila yung rule na to, which is nasa ano talaga nila, nasa TOS talaga nila doon sa account creation, usage, and security part, 3.1 and 3.2, na if ever na mahuli nila na meron hindi accurate or hindi complete na information dun sa account mo, they reserve the right to suspend, terminate, or restrict any account that was used, that uses or was created using false information or that we determine was created or used for a purpose that violates this agreement. May advantage sa kanila yung wording na yun, na sila yung makakapag-decide kung i-ban ka nila o hindi, kung mahuli ka nila. And being niya 118 countries, there is a chance na may mahuhuli ka. Then may nagpakita pa sa Helldiver's media na may nag-try na daw na spoof yung ano niya, yung PSN account niya by using a VPN, banned na siya. Pero admittedly, he also used a VPN. Pero still doesn't
it still doesn't change the fact na pagka gumawa ka ng account mo na other than where you live, it still technically breaks the TOS. Syempre nagkagulo na 'yan. Diyan na nag-start yung ano, diyan na nag-start yung review bombing ng ano, ng nung Helldiver community din sa game. May 4th. Eh, yung tipong nagising ka na lang, ano na nangyayari? Parang yun yung ano mo, yun yung parang reaction mo. Kasi dito na ano, yung pinakita na link ni Pilstead, pagka-clinic mo, yung una, pagka-clinic mo noon, ang sabi niya optional siya. Ngayon, ang nakasulat na required for some games. So parang doon medyo iffy na, ba't kayo nagbago ng ano? Ba't kayo nagbago bigla ng wordings dun sa FAQ nyo. That's very very questionable. Parang you're covering yourself. Tapos may mga memes na lumalabas na yung patch na lumabas lately for Helldivers, it technically removed yung mga Chinese people, yung mga Russian people, Eastern European people, African people, and Filipino people. Mali pa yung spelling ng Filipino. Pero technically, yes, yun ang nangyari. So, ang dami ng parang negative PR na lumalabas na considering how well the PR of Helldivers and Arrowhead worked the past few months, sobrang ang laking difference na nangyayari. Yung how the communication was handled, kung paano yung implementation ng mga changes. Ang pangit kasi talaga, hindi siya smooth. Merong isang account sa Twitter na nagsabi na nag-email daw siya sa support kasi yun ang nakasulat doon eh. Nakasulat doon sa unang sinend ni Pilstead na for more information, click on the FAQ link sa baba. Tapos kung meron, contact kayo. Meron po may parang at the bottom of that page, there's a contact page. So, kumontak itong si Forgotten. Ang sabi niyang ganyan, thank you Helldivers 2, Arrowhead and Sony for not better disclosing that the game will be locked from me if I don't own a console. I didn't even get the link account window at the start and it seems to be a trend that people that surely would get locked were the ones to not get it. Ito yung medyo, ito na, medyo, ano to eh, parang... Everything was bad. Yung lahat na nangyayari was bad. Pero this actually was worse, in my opinion. Kasi dito sa, ano, sa scenario ni Forgotten, ang nangyayari dito is, since nasa Ukraine siya, hindi siya makakapag-create ng PSN account unless meron siyang physical console. So, what the freak, di ba? Parang, gagawa ka ng PSN account para sa isang game na gusto mong laruin sa PC, kailangan mo ng PSN account, and since hindi ka magagawa ng PSN account, kailangan mo ng PlayStation. What the hell? Diba? Tapos, as all of this was happening, medyo nagkakaroon ng meltdown yung mga community managers ng Helldivers. As you can see, yung nangyari kay Spitz, I think, alam na ng majority kung ano nangyari dyan. And then, which actually si Spitz naman, to be fair to him, yung ano niya, yung information niya or yung statement niya na change your review to negative was actually really Arrowhead's call to action sa ano, sa mga disgruntled. Kasi yun yung pinakamabilis na way para maging visible yung dissatisfaction ng mga tao. And then, since yun ang nangyari, yun ang sinabi niya. Pagkagising ni Pilstead, sabi niya, ayun, nakita niya bigla yung ano, yung nakita niya bigla yung mga ano, yung mga reviews, yung rating sa Steam from parang overwhelmingly positive, if I'm not mistaken.
before the announcement to mostly positive all time and recent is mixed na. And that wasn't even the worst. The worst is yet to come pa. Dun sa mga parang review ratings nila. And then, yun nga. Yan na yung major order for all the Helldivers on the PC side. Show your dissatisfaction for Helldivers 2 on the Steam review. Yun yung parang naging order na yun. And which, being the Helldiver community was trained very well to follow orders for democracy, yun talaga yung ginawa nila. May 5 was a very bleak day for Helldivers or the Helldivers 2 community kasi from the previous day na nagsabi may information na binigay si Spitz na for countries na walang access to PSN, they will try to work to have yung requirement na yun parang scrap para makapaglaro pa rin sila, di ba? So yung mga yung community was very very hopeful with that information. Unfortunately, pagkagising nila, ito yung unang-unang lumabas sa kanila. Sony officially stopped selling the in-game, the game in non-PSN countries anymore on Steam. So technically, kung walang coverage ng PSN sa country mo, tatanggalin nila yung power mo to purchase the game. So again, to be fair, dito sa part na to, I don't think anyone is sure kung sino yung nag-initiate nung pagtanggal sa storefront ng Steam yung game for those regions or those countries, be it Sony or Steam. Pero it happened, and that means na parang nabawasan yung pressure na pwedeng ibigay ni Arrowhead kay Sony na para i-rescind yung requirement of a PSN. And then, add to that, meron nang nakakapag-refund sa Steam. Kahit na more than 2 months niya niyang more than 2 months niya nang owned yung game and more than probably 2 hours na nang nilalaro yung game. Which is outside of the scope of yung refund policy ng Steam. So that means it's either si Steam decided on its own to stop yung selling and give the refunds already kasi mukhang mas gugulo pa tong para hindi tayo maipit, or it was Sony on their end na para manahimik na lang yung mga taong walang PSN, tanggalin na lang natin para hindi na lang mabeta. May na-confirm na ng information na to na tinanggal na sa storefront yung Helldivers sa mga countries outside of PSN coverage from our end of the pond. Which, yun, may na-confirm na on our end. Tapos, dito na-feel ko, this is very very subjective, na feel ko na si Pilstead, the Arrowhead CEO, was almost resigned to the fact na wala na silang magagawa because of the tweets na nilalabas niya. Parang yung isang tweet, parang sabi niya, pinakausap namin si PlayStation kasi pinipilit namin sila regarding yung mga non-PSN countries. Okay, magalala, narinig namin lahat ng sinasabi nyo, we're doing everything we can, pero hindi pa rin ako yung magde-decide at the end. Tapos, meron pa siyang, then nag-own up siya regarding kung bakit binentahan yung mga, kung alam ba nila
at the start na magkakaroon ng PlayStation PSN integration moving forward? And if so, bakit binentahan yung mga countries na hindi covered ng PSN? Tapos parang sinabi niyang ganyan, I do have a... Parang alam niya. Alam niya, which is a bit questionable still on their end. And parang Arrowhead is also not blameless in this. May mga tweets na lalabas si Pilstead na yes, alam nila, 6 months ago pa, na sila yung nag-decide na i-forgo yung linking at the start kasi may problem sa server. May nagtanong sa kanya na, so bakit nyo binentahan yung mga countries na ano, kung ganun pala, kung alam nyo pala. Ang sagot niya is, hindi kami yung nagbebenta. We don't handle the sale. Which is technically true, they're the developer. Yung nag-handle ng sale is the publisher. Ganun naman yun eh. Kung game developer ka, unless gusto mong parang mag self-publish, which is significantly more expensive than just trying to find a publisher. Tapos sila na yung bahala magbenta ko saan. Develop ka lang. So again, Arrowhead does not skirt blame for this. Meron pa rin silang blame na makukuha. Pero yun, I don't think it's as big as what parang burdens as big as yung burden of fault kay Sony. And then yung pinaka-sad na nakita kong tweet during that day was meron nag-tweet sa kanya na paano to, yung PlayStation Network hindi supported sa country ko, anong gagawin ko? Sagot niya, I don't know. So parang ano, alam mo yun, yung parang sobrang resigned, parang konti na lang suko na, parang yun na-feel ko sa kanya, parang and it doesn't, parang hindi siya vote of confidence for me. So parang ano, yung after nung day na yun, the May 5, I was still monitoring Twitter kung ano yung mga naging update, almost everything negative. Tipong yun niya, canceled na lahat yung ano, dami na nakakapag-refund. I also actually tried to refund, I think, thrice. Nag-ano na ako. Ang nangyari kasi doon, first two, I think, bot ang nakuha ko. Auto-decline. Kasi nga, over the hours of, yung over 2 hours na yung ano, yung playtime sa kanya. Pero yung third one na sinend ko, I think yung Sunday, actually, up until Monday, wala pa akong nakuwang update sa kanya. So I think nire-review sila. And I think madami. Specifically, yung mga taong bumili from countries, I believe, is what I think, na parang nagkaroon na ng directive sa Steam na pag kami may nagpa-refund sa inyo ng Helldivers 2 from these countries, kindly review para we'll see if we can refund. So wala pa nga na i-reply. Normally ang reply ni Steam for yun nga yung mga refund requests, which is parang auto-decline, normally around a couple of minutes lang may response ka na. Pero ito, nag-over siya ng isang araw. Wala pa rin ako nakuha response. Pero, something happened on May 6th. Sobrang na-surprise ako sa nangyaring to. Nag-backtrack si PlayStation. As in, nag-backtrack siya. Siya yung unang kumurap doon sa chicken run nila. Sabi nga ni Actman,
Looks like democracy's back on the menu, boys. So, it was very, very surprising. As in, ano, sobrang nagulat ako na hindi siya nag, parang, ang tawag dito, na-resolve siya in 4 days, technically. Yun, tas nakita ko agad yung response ni Pilstead na yung parang, firstly, I'm impressed with the willpower of the Helldiver community and your ability to collaborate. Secondly, I want to thank our partners and friends at PlayStation for quickly and effectively making the decision to leave PSN linking optional. So, nag-ganit talaga eh. Parang, very, very surprising for me. Tapos si Pilstead, ang bilis niyang pangalan nito, parang, yung na-turn niya kagad yung ano, yung dip ng mga reviews sa kanya. Ay, yung drop dun sa graph ng mga reviews sa kanya sa Helldivers sa Steam. Meron kasi nag-suggest sa kanya, bakit inyo gawing ano, cape? Yung cape design, yung 3 stripes na pababa na malaki. Which is yun. Mukhang gagawin nga nila and I think they're already designing it as we speak. So ito yung ano, gusto ko yung inputs ni Cabrutus tsaka ni Free Tanga na lang para hindi ganun ka questionable yung pangalan niya. Si Cabruto sabi niya, when someone tells you something like, hey, petitions won't do anything, protesting won't change anything, show them this. This industry belongs to us. Never let them forget about that. Tapos sinabi ni Free Tanga, I personally want to thank the side of gamers that remains picky, demanding, and hard to please. Without you, we'd be stuck with, the worst of services and more games like Forspoken. Long live your cynicism. So, ano kasi, parang, I think, may mga gamers that are resigned to the fact na, parang ganito na lang yung, ano, yung we have to accept kung anong kind of games ang binibigay ng mga publishers natin. Pero we have to be we have to have a certain standard sa mga games na gusto nating laruin, di ba? Para we get good games. Yun lang naman yun eh. Parang kung tatanggap ng mga bad games, bibili tayo ng bibili ng mga bad games dahil lang gusto mo yung publisher. Gusto mo yung developer. Fan ka ng console na to. Bibilin mo siya kasi exclusive siya. And then, i-defend mo pa. So, it's not... It really doesn't help the gaming... It doesn't help gaming as a whole. Kasi... Technically, you're encouraging yung mga developers, yung mga publishers na, okay lang pala na ganitong type of game lang. And ito yung an example of vote with your wallet. Kasi madami ring nagre-refund eh. So, voting with your wallet works. So, kung meron kayong pagka nasabi nyo ayaw nyo yung microtransaction na to, pero bumibili naman kayo ng mga microtransactions, sad to say, you're also part of the problem. And then, guilty rin naman ako dyan pagdating sa mga nilalaro kong gacha game. I pay for some of the passes. I'm also part of the problem. Pero yun yung parang kung sobrang egregious na nang ginagawa nila, like yung nangyari dito sa Helldivers. Gamers have to remember
na we actually consumers have to remember, hindi lang to para sa gaming industry, consumers have to remember na meron tayong power to actually parang we have the power to guide where the conversation will go, lalo na if we vote with our wallets. Yan lang naman yun eh. And then syempre since tapos na yung major order na parang have the enemy quote unquote Sony pull back on their non-democratic order to have everybody use a PSN account while playing on PC has succeeded. Naglabas ng bago major order. Sabi, restore the honor of Helldivers 2 now that democracy is saved from the tyranny of Sony for liberty for Super Earth. So, anong kailangan gawin? Regain positive review status on Steam. Ang gagawin mo, change negative reviews to positive reviews. Yeah. And we in typical Helldiver community fashion, as of May 6th, late night, from yung recent reviews na overwhelmingly negative, ngayon mixed na siya. So I think it's just a couple of days, babalik na naman yung pagiging positive nung mga reviews ni Helldivers. So yeah, technically it's it. Meron nung nakitang tweet na nakakatawa na let's make May 6 the day of democracy or something, parang ganun. Gusto nilang ano regarding this ano Helldiver incident. Yun na lang sabihin natin. Kasi yung kli lang niya, 4 days lang eh. Supposedly may dalawa pa akong video updates na lalabas. Tapos bilang nagulat na lang ako na tapos na. Pero anyways, that actually is a better ending than what I was expecting na magtatagal pa ang issue na magkakaroon pa ng kung ano-ano pang mangyari. Pero this is a better ending. And nagkatotoo yung sinabi niya, no? Nagkatotoo yung sinabi ni Spitz na there will be a better option. A better solution. And nakuha kagad siya in 4 days. Pero yun nga, may mga nagsasabi rin na the gamers, the Helldiver community should be vigilant kasi baka i-push uli ni Sony yung ganyan in pagka medyo nag-mellow down na yung ano yung community. Pero yeah, I think good news, di ba? At least merong ano, there was something positive that happened with all this chicanery dun sa the Helldiver 2 community. It's good. So actually yun lang naman. Again, gusto kong pag-usapan, hindi ko alam kung gagawa uli ako ng video moving forward, pero that depends kung meron pa akong gustong topic na pag-usapan. Ganun na lang yung gagawin ko ngayon. If may gusto kong pag-usapan on my own, gawa akong video ko. Pero yeah, that's it. Thank you.